Hello guys, welcome back sa channel namin. Bago po guys, channel namin. Huwag kalimutan pindutin na notification na icon para sa bago namin upload na video. So ngayon guys, kwento ko yung karanasan ko dito sa New Zealand. Dating ko dito at ngayon. Noong na guys, yung dumating ako dito, saya kasi siyempre naisip ko na yung pagkas future talaga. Kasi malaki-laki yung sahod. Dating na pagdating ko, napasama agad ako sa English. Tapos yung manager namin, hindi mo talaga maintindihan yung pinagsasabi niya. Tapos yes lang ako ng yes. Tango lang ako ng tango. Hindi ko pala alam yung pinagsasabi niya. Pumunta ko lang sa company. Ang alas 10 ng gabi na. Kasi gabi na ako nakarating dito. Tapos kinabukasan, ayun na. Kinagabahan na ako. Pinatuloy na ako sa hotel. Kinabukasan, sinundo ako nung kasama ko. Pinakilala ko doon sa panel beater. Tinrenda ako doon sa ano na yung depo na yun. Tapos may main ako sa English eh. Sabi niya, ayun na. Ikot niya ako doon, pinapunta niya ako doon sa painting department. Sinabi niya sa akin na, oh, ito plus Pedro, ito. Meron tatlo doon na, Tapos ayun. Sabi niya, oh, magaling ka marunong ko ba ito, yan. May kapunti. Problema ko noon. Wala pa ang problema yung una kasi sa hotel pa eh. Sabi ng isa, yung parang team leader ng workshop. Sabi niya, mag-hatid sundo ni Pedro. Sabi niya, mag-hatid sundo sa akin. Tapos ngayon, sabi ko, sige, ngayon, hindi pa ako nakumpisa. Tapos ganun, sabi, pumunta kami doon sa yung pinatrabuhan ko ngayon. Pinapunta ko doon sa manager. Tapos pinakuha ko ng ibang account. Tapos kasama ko yung manager ng overall manager namin. Hindi ko talaga maintindihan yung pinagsabi niya. Sabi niya sa akin, you know how to drive? Sabi ko sa kanya, hindi. No. I don't know how to drive a car. Only I know how to drive motorbike. Ha? Okay, tango-tango siya naman. Tapos sabi niya, this guy is no, he don't know how to drive a car, but he knows how to drive motorbike. Naisip ko guys, yung motorbike? Pardon sir, what is motorbike? No, you say that you know how to drive motorbike. Ah, okay. Alam ko yung motorbike. Motorbike pala. Kaya yun. Di, pumunta kami doon, nakita ko yung manager doon, sabi ng manager, lungkot ako guys, sabi ng manager, how are you Pedro? I'm good. Then, yun at, sabi niya sa akin, you like here? You like to work here? Sabi ko sa kanya, yes boss. Oh, why? Your face is very sad. Why you're not smiling? Hindi? Why you? Sabi niya sa akin na bakit daw hindi ako nagano? Bakit daw hindi ako nag tawag nito? Bakit hindi ako? Bakit daw malungkot yung pagmuha ko? Sa isip-isip ko, sino ba hindi malungkot? Hindi naman ako marunong mag-English kasi kung Bisaya lang sana yung sinasabi mo. Parang makikita mo talaga yung ngiti sa mukha ko eh. Sabi kong ganun. Sa isip ko. Patay na. Ayun. Bumalik na kami dun sa yung ano ko dun. Sabi ko sa mga kasama ko. Kasi mga Indiano. Pero mga PG sila. Taga-PG. Tapos sabi niya ganun. Nakausap ko na. Tapos, yun sabi niya, sino magsundo sa akin bukas? Sabi niya ako na magsundo, nagagawa na sila. Sino magsundo sa akin? Sino daw? Sila magsundo, sila maghatid. Yung sa hotel pa ako. Tapos nung pagdating nung sabi ng manager, sino magsundo kay Pedro? Tapos sabi nung foreman, ako lang. Kasi alam daw, kasi naka-sampung araw yata ako sa hotel. Yun, nagagawan pa sila. Kailangan kasi ng bago matapos yung 10 araw, maghanap ako ng lipatan na. Kasi di na sagutin ng kumpanya yung Tapos dala ko pera mga dito. $300 lang yata yun. Siyempre nahanara ako na talaga binabudget ko yung $300 ko.
akong pera, sabi ko sa kanya. Kailangan ko ng gano'n, kailangan ko ng pera kasi advance. Kala ko guys, yung kasi advance, katulad sa Saudi na, no? Naibigay sa iyo, po sa iyo, gas. Paano dito, nagkasi advance ako lang 700. Hindi ko rin nakuha kasi nga, doon nilagay sa ano, doon nilagay sa pinasok na doon sa bangko. Tapos wala pa akong itihim ng time na yun. Kaya, naisip ko yung ano, yung lumipat na ako. Wala na, sinabihan ako nung ano, wala na ako sundo sa akin kasi malayo na kasi sa ano, tapos traffic pa. Malayo na na itiraan ko. Tapos, traffic. Tapos hindi nila, talagang tinatamad na sila sa sundo mo natin. Naisip, sarap na umiyak eh. Ay, napaisip ako. Parang na-homesick ako, gusto ko na umuwi. Kasi nasanay ako sa Miss Pindilis na ano, pagdating mo doon, mayroong taga-sundo, taga-hatid dito kasi iba. Hindi pa naman ako marunong mag-drive. Dito na ako natuto mag-drive. Tapos sabi nung team leader, sabi ko, gusto ko na lumipat sa iyong pinagtrabuhan ko ngayon. Hindi ko sinasayang kasi meron akong kasama na ina Pilipino na doon din nagtrabaho. Siya na yung masundo sa akin sa kapatid. Sinabihan ako ng manager namin na sabi ko sa kanya, sir, can you tell Angelo to drop me there in my house? Sagot mo sa akin guys na ano, bakit hindi ako mag-commute? Kasalanan ko na daw yun, sabi nga nyo. Para ako na ano, para ako kasama ng lobo talaga nung sinabihan ako noon. Yun. Pagkatapos noon, hindi na ano na. Na kaya yung ano pala, yung may planong mag-apply dito sa New Zealand. Dapat talaga marunong na kayo mag-drive sa Pilipinas. Kasi katulad ko, mahirap pag hindi ka marunong mag-drive. Dito naman. Pagdating dito, marunong na kayo mag-drive. Dali na mag-adjust dito. Yung dito, dito ako na gano'n mag-drive. Practice ako dito sa ano, paikot-ikot. Meron kasi dyan sa ano, unahan. Meron kasi nakaparking dyan, ano, na kotse doon talaga sa bungad. Talaga. Pag andoon yun, sinisilip yun, gano'n gano'n sa bintana. Pag nakaparking yun doon, hindi ako mag-practice kasi takot ako pag maano, masagi ko. Pag yun, pag wala, kuha ako agad yung susi. Drive ako agad, paikot-ikot. Yan, kailangan lang talaga, yun na naman ako sa inyo, kailangan talaga marunong kayo mag-drive hack kayo pumunta dito. Kasi madali lang dito mag-drive. Kasi dyan sa Pilipinas, kasi dito, sumusunod talaga sila sa rules ng ano, ng pag-drive sa highway. Ayun guys, yung ano, wala na akong problema kasi nga meron ng ano kasama na Pilipino, siya na yung nag-drive, siya na yung nag-ano, tsaka siya na yung nagtuturo sa ano, sa pag-drive na natuto ko mag-drive. Yung kasama ko sa ano, video namin tatlo, siya ano, si Arnolfo. Tapos yun, hanggang sa ano, hanggang ngayon, maganda na yung ano ko ngayon kasi adjust na ako. Tsaka yung kasama ko dati, hinirma ko ng pera yung sabi ko, pera mo yung pera. Isa na, yung wala akong pera talaga eh. Wala akong pambayad ng bahay. Wala akong pambayad ng bahay, sabi ko gano'n, sabi niya. Wala nang niya ka. Yan, pinahiram naman nila ako. Yan nga yung ano, mabait yung mga PG. Kaso nga lang, pagkatulong sila, pangatulungan kanila pala, hindi nila makalimutan yun. Mayroong Pilipino na sabihin kagad sa iyo na sabihin mo sa kanya kung paano kita tinulungan dati yun. Parang ganon yun. Kung baga habang buhay ka pa, patawin mo talaga na siya ng ano, malaking utang loob yung ginagawa niya sa iyo. Pero okay lang yun. Ano talaga yung buhay. Yun, ngayon, naano na kami dito. Hindi nag-drive na kami.
at todo na akong mag-drive. Meron akong restriction na lisensya noon. Problema ng restriction, guys, hindi pala pwede sa amin yun kasi convert yung ano namin, i-convert yung lisensya. Kailangan na may ipo-license talaga yun. Hindi wala eh. Hindi ko lang, hindi ka namin naisip yun. Eh, dumating yung lockdown. Yung COVID nga. Bawal pala talaga yung ano na yun. Isipin mo guys, kung mahuli kami ng 450 yun. Kung mahuli kami ng pulis. Wala kami nag paisip talaga. Binasa ko yung ano doon talaga, comments sa Pilipino doon. May comments na yung full license. Yung ano lang pala namin, yung restriction namin. For lyricness lang pala yun. Hindi pwede talaga sa ano yun. Hindi pwede sa drive opinion. Pwede kami mag-drive. Yung katabi namin, may passenger seat. Ano siya, dapat naka-license yan ng 2 years dito. Yun, ano na talaga. Kinakabahan kami. Tatlo kami kinakabahan. Puro kami hindi po license eh. Yun. Sawa naman ang Diyos. Okay yung ano. Hindi naman kami nahuli. At saka, yung pagka dumating sa yung time dito na nag-free COVID na kami. Saka nag-anaw na ako talaga. Ano na ako ng driving. Nag-anaw na ako, nag-exam ako ng driving test exam. Yun, sa awa ng Diyos, kuha ko rin siya ng ano, isang basis lang talaga. Kaya yun, nag-license na ako. Saka masaya ako sa trabaho ko dito sa ano. Dito sa pinatrabuhan ko ngayon. Sana magpumaganda-ganda yung ganda yung pangatawan. Matagal pa ako dito siguro. Dito na ako magano, dito na ako mag dinasiro ko lipat na ipapangupan niya. Hanggang sa pagparugod ko dito na. Dito na ako magtrabaho. At saka yun sa ano talaga, sa mga balat mag-apply dito. Kailangan dasal lang, tapos kailangan talaga na ano. Isang lang talaga yung mapayo ko, kailangan talaga marunong kong drive sa Pilipinas. Bago pumunta dito. Kasi katulad ko, mahirap. Kasi mura lang yung mga sakyan dito. Yung sa akin, 800 lang yung bili ko eh. $100 yung bili ko. Pero bili ko sa kasama ko yun. Okay pa naman, tumatakbo pa naman eh. Kaya yun. Kaya yun guys, yun yun lang. May payo ko sa inyo. Saka ingat na yung lahat. Lalo pa naman ngayon. Mayroon pang virus. Saka ingat na yung lahat. Saka ano. Salamat sa panonood sa video namin. Ingat tayo lahat guys. Hindi ko pa alam mo paano tutapos. Pero biglo na lang ito mawawala.